Yo, yo, yo! Welcome back again, mga friends. Ito yung Suzuki X4. Naka-floor siya ng 59. So, dun sa ating mga kaibigan dyan. Especially kay Israel! Tsaka kay Kuya Matt. Ayan, shoutout po sa ating mga two-stroke lover sa buong mundo. At thank you po sa lahat sa ating mga basher. The X4, port na natin, especially yung exhaust side niya. Agad na ano ha. So tuloy natin mga paps, yung inyong Suzuki X4. Ayan o. So ganyan lang naman yung mismong port size nyo dyan. Ang tatandaan nyo rito mga paps, ang pinakang tatandaan nyo rito, yung airflow. Yan, alright. Inkis yung airflow ng hangin. Okay po, ang dapat magiging reaction ng hangin yan, siyempre kukuha sa tambucho yan eh. Dapat laging upward ang pasok ng mixture. Tapos yung may tinatawag dito, nalimutan ko lang yung tawag eh. Yung daan ng ito yung transfer port natin mga paps. Dapat paganyan ang pasok. Huwag mapipinsala yung airflow. Ito papataas itong boost port. So ang nagkakaroon ng problema, kaya ayaw nila mag 59. Gawa ng ito yung boost port, nabablock doon siya sa butas ng piston. So may iba pang solution dyan. Okay, kung uunawain po natin yung HD3. Pag tinignan nyo po ang HD3, diba may open dito, ito open yan dito HD3, diba may hukay dyan yan. Pwede mo rin itong ikat, hukay nyo yan para itatapat mo dito sa boost port. Okay, kunin natin yung block ng HD3 para mas maliwanag. Kunin natin yung block ng HD3 ha. O, saglit lang. HD3 yung buka dito. Hindi, ang buka siya dito ay HD3 na lilit. Ito sa HD3. Nakita mo po yung ano, yung boost port. Pag pinaligtad mo yan, ayun. Ano yan? Oh, sa X4, sabi nung ating magagaling na gumawa nito, may tinatawag silang scavenging port na tinatawag. Mas lumakas, mas tumipid, sabi nila. Pero kung yung minsan nagkakaroon kayo ng problema sa X4, nawawala yung tinatawag na boost port, kaya nagkakaproblema, ayaw bumatak sa malaking bore. Okay po. Ayan. Puhukayin nyo po yan dyan. Itatapat nyo sa may boost port. Pati yung mismong crankcase na pinapatungan nitong block, patabasin din po. Okay. So ito yung, ito lang size nito, mga paps. Ito lang naman yan. Pag pinort mo na yan, yan. Ginita natin ng lapis. Medyo malabo-labo lang. Okay ba? Tapos, didepende yan sa piston. May mangyayari na yan mga paps na yung lower part. Ano yung lower part? Pag in-insert mo yung piston, lubog yung piston, dapat yun, angat ng konti yung piston doon sa lower part. Okay. Angat yung piston doon. Hindi pwedeng, pwede rin naman, na-under din, pero dapat mas angat ng konti yung piston dito. Okay po. So, kakayo din din yan. Mga 2mm. Tapos ito ay 2.5. 2.5 to 3mm. Okay po. I-ovalize mo yan mga paps. Ovalize. Ayan po. Tumasdan yan. Ginita natin lapis yan. So, yan lang naman sa X4.
Okay po. Nakuha niyo na po. Alright. Okay. Pare, labit na. Sige na kayo. Nakikita pare? Kitang-kitang ko dito. Yata kay Kuya Luis. Okay, pare. Ito mga paps, oh. Rough finish. Ililiha pa yan, lilihain pa yan. So, kaya-kaya niyan mga paps. Kaya-kaya niyan, pare. Okay po mga paps, sukatin natin yung clearance dito sa kado sa dulo ha, kung ilang millimeter. Okay, ito mga paps, isang pamamaraan para ma-measure nyo na maayos yung exhaust duration, because siyempre sa degree wheel, tapos yung mismong pagkakaport mo para makita mo yung tracing. Kahit anong uri lang ng papel para makita mo lang yung mga distansya. At saka may measure, okay? Yan. Lagyan mo ng grasa, tapos saka may idikit yung kahit anong white band, white na, no? Puting papel or kahit ano na, no? Na mababakat mo siya, yan, masisinag mo. Okay? Angatin natin, ha? Boss, makakaport ko, atin sa... Lagyan ko ng grasa kasi yan. Okay, pero pag dito sa ano, mas maganda dito sa likod eh. Kasi yun yung top dead center ng cylinder head. Okay. So again mga paps, ito yung trace natin, tracing paper natin, tracing 1/4. So pag kinaliper mo yan, estimate natin 21.4, hindi ako nagkakamali. So 21.4. okay po. So ang best nito, kung ma-ovalize mo pa ito, ma-ovalize mo pa yan tsaka rito. Kaso ang kumbaga man ang tayo nito, di ba yung exhaust natin pag ganito papunta rito, hindi siya naka-straight. So pag tiningnan mo dito sa tracing paper natin, parang hindi siya masyadong ovalized dito somewhere here. Pero pag nakita mo yan sa mismong block, mag-ovalize yan. Okay. Tapos pinapapansin ko rito, base sa observation ko ha,
disclaimer tayo. Siyempre, yung magagaling dyan, alam na nila yung mga sikreto nung ano. Dito po tayo sa, ano, sa pag-a-analyze natin. Sa ating pag-a-analyze, yung mismong top na exosport natin. Mismong ito yung pinakang butas to, diba? Itong mismong itong top na ito. Pagka mas malapit yan dyan, meaning, ito yung deck height natin sa head. Pag mas maiksi yan, mas minamalakas yung tumakbo. Okay po. Okay po, mas malakas tumakbo. Para sa akin lang yon, pero sa iba, baka na-try na nila, okay? So, yun yung ating Suzuki X4. Ngayon, ito yung mga safe, ito yung mga safe na porting type. Porting shape para hindi ka masyadong mahirapan magtuno. Okay? Pero yung medyo, yung tinatawag nating overport. Ito yung ating ginawa ngayon, di ba? Sa safe to. Pag gusto nyo ng medyo exotic, pwede nyo pa ito rito ilagay. Ito. Pwede nyo pa ito i-cut. Pababa ulit. Pababa lang. Ayan, pag ganun. Okay? So, yun, ha? Pwede nyo pa yung i-cut. Ang magiging ano nyan, pag kinat mo yun at pag ganito, magdadagdag ka dyan ng siyempre, magtataas ang ano yan, anti-grease. Magdadagdag ka rin dyan ng gasolina. Kukulangin na yan, eh. Ano na yan, yung andar niyan eh parang nabubulo na na. So, gigigilin mo na ang makina. Gigigilin mo na ang makina para lang umarangkada ng maayos. Diba? Yan yun eh. Nangyari na sa atin yan. Pero, pagka nang, kasi ang sabi nung general rule, ano ba, nagtabas ka rito, nagport ka rito, exosport ha, kung ano yung yan na yun, kung ano yung tabas mo, huwag ka munang tabas ng tabas ng tabas ng tabas. Hanapin mo muna dyan yung eksaktong tambucho. Eksaktong pipe. Best carb. Best jet ng carb. Best timing. The best timing niya sa i-retard mo po yan to stroke. Pag mag-retard ka po, little by little lang. Tayo-tayo lang. So, para mahanap mo po yung best. Yung may depende pa rin po yan sa altitude, lugar, klima ng inyong ng lugar nyo. Okay po? So, yun po muna. Yun po muna ang ating Suzuki X4. At thank you po. Thank you po sa inyong pagsubaybay.